Father, dapat bang kumpletuhin yung siyam? Sagot ko naman, sinimulan mo, tapusin mo. Our life cannot be without suffering. Laging nandiyan ang problema. Pero ang mahalaga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, lagi din namang nandiyan siya upang tulungan tayo sa ating mga problema. Sabi nga ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo ang iyong krus. Mabuti ang Diyos, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil talagang siya ay mabuti. Kahit araw-araw pa tayo magsimba, kahit lahat na ng kabutihan gawin natin, hindi pa rin ito sapat sa kabutihan ng Diyos sa atin. So ngayon, sa biyaya syempre ng ating Panginoon, ay pinasisimulan muli natin ang napakagandang tradisyon nating mga Pilipino. Ang Misa de Gallo, ang Simbang Gabi, ang Misa de Aguinaldo. But wait, ano nga ba ang pinaka-proper gamitin sa tatlong katawagang ito ng ginagawa natin ngayon? Sapagkat aminin, madalas ito'y napapagpalit natin. So ano ba ang pinakadapat na gamitin? Well, sa pagtatanong ko at sa pagkakaintindi ko, sa simpleng pagkapaliwanag, ganito. Pag sinabing Misa de Gallo, ito yung Misa sa madaling araw. Sapagkat ang Gallo ay rooster, tandang, na alam naman nating tik-tilaw, tumitilaok sa madaling araw. Noong unang mga panahon, wala namang relo ang ating mga ninuno sapagkat wala pa namang modern technology noon. Kaya, ang pagtilaok ng manok o tandang ang siyang hudyat para sa kanila ng isang bagong araw. So ito ay Misa sa madaling araw. Ang Simbang Gabi ay, obviously, Misa sa gabi. Kaya mas proper na sabihin, ako'y nagmisa de Gallo kung nagsimba tayo ng madaling araw. Ako'y nagsimbang gabi kung nagsimba tayo ng gabi. Okay? Eh Father, ano naman ang Misa de Aguinaldo? Sagot, pareho. Sapagkat ang Misa de Gallo at ang Simbang Gabi ay parehong misa pasasalamat sa pinakadakilang aguinaldo ng Diyos sa atin, si Kristo. Napapagpalit natin kasi parehong madilim. So parang parehong Simbang Gabi. So naisip din natin, parehong Misa de Gallo. Ang instruction nga po sa amin ay sa Misa de Gallo, basta huwag lalampas ng 5 a.m. para madilim. Pwedeng 4 a.m., 3 a.m., 2 a.m., 1 a.m. Laban tayo? Basta huwag lalampas ng 5 a.m. para madilim-dilim pa. At on the other hand, yung 6 p.m., madilim na. Yes, I understand. At tulad dito sa atin, nagsisimula tayo ng simbang gabi sa hapon pa lang. 4 p.m., 5 p.m., 6 p.m., 7 p.m. sapagkat apat yan. Eh bakit Father? Maaga-aga pa yung 4 p.m. Eh kasi nga kulang ang pare. Eh isipin po ninyo, kung ang simbang gabi sa gabi ay magsisimula ng 6 p.m. tapos may apat na simbang gabi. 6, 7, 8, alas 11 na, alas 12 na, uuwi ang pare sa kumpleto. Tapos kinabukasan, meron pang Misa de Gallo. Eh, maawa naman kayo. Malamig na ang Pasko, pagod pa. Wala na ang love life, ngarag pa. Kaya nga po, maisingit ko lang ha. Ipagdasal po ninyo ang mga pari ninyo sa panahong ito. Kasi talagang nakakapagod physically ito. Biruin po ninyo, siyam hanggang sampu ito. Tapos ang dami pang tao, yung dami lang ng tao, nakakawala na kahit paano ng energy. Sabihin, may pressure na dun eh. Tapos maghahanda pa ng homily. Huwag muna po ninyong bibigyan ng sakit ng ulo. At kung nagluluto kayo ng masusta-sustansya, isahog nyo man lang, idamay nyo man lang yung pare. Padala nyo sa kumbento, totoo. Huwag muna po kayo magtatampo sakaling may mga imbitasyon kayo sa mga panahong ito na hindi namin mapagbigyan kasi mas gusto namin mamahinga na lang. At sa mga mamatay, huwag muna, makapasko na. Joke lang. Seriously, bakit nga ba mas maganda yung madilim-dilim pa? Sapagkat ito ang isa sa ating pinagmimiss sa Aguinaldo. Ito ang isa sa pinagpapasalamat natin na sa kadiliman ng mundo, ibinigay at laging ibinibigay ng Diyos ang kanyang sarili bilang regalo, bilang liwanag ng ating buhay sa mundo. Isipin po ninyo, o sige nga, madilim noon ng likhain ng Diyos ang mundo. Let there be light. Madilim noon ng isilang sa mundong ito ang katawang taong si Kristo. Madilim na noon
ng maghuling hapunan si Kristo kasama ang kanyang mga disipulo na siyang hudyat na talaga ng kanyang pagpasok sa kanyang ultimate na sakripisyo. Nagdilim noon ang mundo nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nahimlay si Kristo sa kadiliman ng libingan hanggang sa muling mabuhay ng araw ng Linggo nang madilim-dilim pa rin naman. So talaga, pinapakita sa atin ang ating Panginoon na sa bawat kadiliman ng ating buhay, syempre nandyan siya anytime, every time, all the time. Pero ang pinaka mahalaga sa bawat kadiliman ng ating buhay, nandyan siya upang sa atin ay tumanglaw. At yan ay napakamagandang balita na pinaka dapat nating ipinagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya. Sapagkat yes, kaya nga tayo narito. Marami sa atin ang nanghihingi ng biyaya. Magandang trabaho, okay na negosyo. Kaugnay nito, marami sa atin dito ang humihiling na sana malampasan na natin o mawala ng ating mga problema. Sapagkat ito ang nakapagpapadilim ng paningin natin, ng disposisyon natin. Tumino na sana ang anak, magbago na sana ang asawa, magkasundo na sana sa pamilya. But then, kahit nothing is wrong with that, alam naman natin na makalusot man tayo, malampasan naman natin sa tulong ng Diyos ang ilang mga sinasabi nating problems, our life cannot be without suffering. Laging nandyan ang problema. Pero ang mahalaga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, lagi din namang nandyan siya upang tulungan tayo sa ating mga problema. Nandyan siya again anytime, but experience also will tell us na mas nararamdaman natin ang tulong ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa oras ng ating matinding pangangailangan. Kung paanong mas nararamdaman mo ang pagiging ina ng nanay mo kapag ikay nagdurusa sa buhay mo, mas lalong ganon ang pagmamahal ng Diyos, lalo pat maliwanag sa Diyos na kapag tayo lubhang nangangailangan, tayo ang kanyang pinaka kailangan. Again, that's good news. Sa mundong ito na walang kasiguraduhan, yung maging sigurado tayo sa isang napakagandang assurance or insurance na sa oras ng ating matinding pangangailangan, lansya ng Panginoon upang tanglawan ang ating buhay sa mga madilim nating karanasan. Lagi ko pong sinasabi sa mga tinutulungan natin, hanggat maaari, dumiskarte rin kayo, magtrabaho kayo, syempre magdasal kayo. Pero sa oras na talagang gipit na kayo, hindi nyo na alam kung anong gagawin, lumapit kayo sa amin. Lumapit kayo sa akin. Text nyo ako, tulungan ko kayo. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Don't get it wrong, ha? Ito po ay patungkol sa mga tinutulungan at natulungan natin. Baka isipin nyo po kasi, si Father naman, bakit kinakailangan pang sobrang mag-isip at sobrang mag-gipit bago sa iyo lumapit? So ito po ay natulungan na natin at natutulungan pa natin, ha? It's just that marami tayong tinutulungan. Pero, hindi nga ba't malaking kaluwagan na yon sa kanilang isipan at sa kanilang kalooban na dumiskarte man sila, magtrabaho man sila, sa oras na wala na talaga, hindi nila kinakailangan kultahin ang kanilang isip, meron silang po pwedeng lapitan at tumulong sa kanila. Yun ay kaluwagan na, magandang assurance na. Well, mga kapatid, higit pa doon ng Diyos. Gumamit ako ng analogy, pero sana wag niyong maisip na ang sinasabi ko, ang Diyos katulad natin ay kapos sa kakayanan. Ang Diyos katulad natin ay hindi po pwedeng tumugon sa lahat ng mga pangangailangan sabay-sabay ng lahat ng mga humihingi sa Kanya ng patnubay at tulong. No, of course He can. Hindi siya kinakapos sa kapangyarihan. Lahat tayo sabay-sabay. Kaya niyang tugunan ang mga pangangailangan sapagkat siya'y napakamakapangyarihan at hindi masusubok ang kanyang pagmamahal. It's just that, tandaan natin ang buhay natin ay talagang kasama dyan ang problema. It's part of our life. In fact, it is even an integral part of our Christian life as followers, as sons and daughters of God. Sabi nga ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo ang iyong krus. So ang paghihirap talaga, ang dumiskarte ka sa buhay, ang magtrabaho ka, ang humingi ka ng humingi, magmakaawa ka sa Diyos, parte talaga yon ng buhay natin sa mundong ito. But the thing is, malaking kaluwagan sa isip at sa puso natin na sa oras ng matinding pangangailangan, na hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating iisipin, nandiyan ang Diyos na nagsasabing, come to me, all of you are weary and who are burdened, and I will give you rest. Yun ang dapat nating ipagsalamat. Meron akong nakitang parang survey sa Facebook na nagtatanong ng ganito, ano ka?
Team PM o Team AM? Parang magkasingrami lang yung Team PM at Team AM. So ano ka dyan? Ang sagot ko dyan, kung ikaw ay Team Misa de Gallo or Team Simbang Gabi, again, pareho lang naman din yung Misa de Aguinaldo. Parehong misa yan. Parehong pasasalamat yan. Kaya, parehong mahalaga yan. Okay? So walang kaso sa oras. Pareho din namang may sakripisyo yan. Sa tanong naman na, Father, dapat bang kumplituhin yung siyam? Sagot ko naman, sinimulan mo, tapusin mo. Pero kaya nga po sinabing pagsasyam. Kaya nga po ito nobinaryo, nuebe. Sabi, dapat talaga kumplituhin mo. But then, hindi mo ito dapat panghinayangan, ni hindi mo dapat katamaran sapagkat sabi ko nga, ang misa ay pasasalamat. Kapatid, hindi natin dapat kinatatamaran at pinanghihinayangan ni binibilang ang ganti natin sa kagandahang loob ng sinuman. Eh, ang ating mga magulang nga eh. Kaya hindi natin dapat tinitipid, lalo pat meron na naman tayo. Kapag may pangangailangan, bigyan! Hindi na kinakailangan humingi ng magulang. Kapag may sakit, ipagamot! Huwag bibilangin ang binibigay sa magulang. Kapag namatay, bigyan ng maayos na libing. Maayos na libingan. Hindi dapat pinanghihinayangan at kinatatamaran. Sabi ko nga, ibigay man natin ang ating buhay, ang lahat-lahat. Hindi natin kayang nitumbasan ang utang na loob natin sa ating mga responsable at mapagmahal na mga magulang. Eh kung ganyan tayo, sa sino man sa mundong ito, kahit pa sa mga magulang natin, eh hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon na hindi naman nagsisinungaling? Ang pagmamahal niya sa atin ay higit pa sa pagmamahal kahit ng isang ina. Kaya yung siyam na Misa de Gallo, yung siyam na simbang gabi, kulang pa yan. Kung po pwede nga, araw-araw tayong nagsisimba, kulang pa rin yan. Kaya, huwag nating panghinayangan. Sabihin ng isa na hindi nagsimba, ah, buti na lang ako. Hindi ko nasimulan, pwede kong hindi panindigan. Ganun. Kaya nga sabi ko, kulang pa yan. Besides, sinasabi sa atin na yung ating pagyasyam ay katumbas ng siyam na buwan na pagdadalang tao ng ating mahal na ina kay Kristo sa sinapupunan niya. Eh, sige ka, kung yung isang gabi o isang Misa de Gallo ay katumbas ng isang buwan sa pagdadalang tao ni Maria kay Kristo sa kanyang sinapupunan, pag nagkulang ka ng isa, lalo na ng dalawa, ay lalo na ng tatlo, ay naka, kulang na kulang sa buwan si Kristo. Pero syempre, yan ay joke lang. Although, yan ang madalas na sinasabi upang isegue sa pagsasabing, sige ka, ano man ang intensyon mo, baka hindi mo makuha, baka hindi sa'yo ibigay, kasi kinulang ka. Ang sagot ko naman dyan, kapatid, hindi nakasalalay sa ating mga mabubuting ginagawa ang kabutihan ng Diyos sa atin. Mabuti ang Diyos, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil talagang Siya ay mabuti. Again, kahit araw-araw pa tayo magsimba, kahit lahat na ng kabutihan gawin natin, hindi pa rin ito sapat sa kabutihan ng Diyos sa atin. At kaya tayo ay narito, hindi lamang talaga para humingi ng blessing, kundi in the first place, upang tayo ay magpasalamat na sa blessing. Sapagkat anuman ang hinihiling nating blessing, hindi nito matutumbasan ang pinakamagandang blessing ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat Siya ay hindi ka-level ng mga blessings na meron tayo. Si Kristo, Siya ang pinagmulan ng lahat ng mga blessing. Isa pa, kaya tayo narito ay upang manatili tayong blessing sa ating kapwa-tao. Tulad ni Juan Bautista na nagpatutuo kay Kristo bilang liwanag ng sanlibutan na siyang naging ilaw sa mga tao nung kanyang kapanahonan. Hindi lang nanay ang ilaw ng tahanan, pati ikaw. Lahat tayo ilaw. Ilaw sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng maraming mga problema na dinadala ng ating kapwa, lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. E aminin natin, yung ilaw na yan, umaandap-andap na rin yan paminsan-minsan. Kasi ang pasensya, umiikli na rin, naubos na rin. Ang pagmamahal, nasusubok na rin. Ang malasakit, nasasaktan na rin. Ikaw bilang kandila, nauupos na rin. Kaya kailangan nating lumapit sa Kanya at sindihan muli ang ilaw natin. Dahil anuman ang liwanag na meron tayo,
nagmumula lamang ito sa tunay na liwanag sa ating Panginoong Jesucristo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.